Hi, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is your gem in your tarot reader. So, water sign, alamin natin kung ano ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mong makonsider yung mga advice and messages na mapu-pull out natin. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko po every comments nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, give me your energy. Give me your past energy, water sign. What is your past energy? You have Six of Pentacles. An earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, give me your recent energy. You have the Lovers, a strong Gemini. Knight of Swords, a strong air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and Seven of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Give me your future energy. In the near future, you have Knight of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, this is a relationship with someone, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Someone na involve ang give and take, ang balance. Someone na maaaring todo, ikaw lang yung todo effort at siya hindi, or the other way around. Todo effort ang person na ito at ikaw, taker. So, either way, alamin natin kung anong energy to, but you're recent energy, you have the Lovers, Knight of Swords, and Seven of Pentacles. I'm sensing that your person or this person is waiting for you to come around. Is waiting para magkaroon ng action or magkaroon naman ng new level ang inyong relationship. Parang hanggang sa ngayon nag-aantay siya. Is this your energy, water sign? Or your person's energy. Either way, there is someone waiting na magkaroon ng action or magkaroon ng next level, next phase ang relationship nyo. Gaya nga nasabi ko, yung past energy nyo, isa sa inyo, taker ang isa, giver. So, still waiting na sana maging balance ang relationship. Merong give and take. Diba? Kasi ang relasyon dapat balance yan. Give and take. Hindi pwedeng take lang ng take at give lang ng give. Hindi yun balance. In the near future, you have Knight of Wands. A fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. May gustong balikan. Parang, this is something na ready to move forward. To take action. Alamin natin ang Six of Pentacles in your energy. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. What is Six of Pentacles in your energy? Water sign. Okay, Ten of Swords, an air sign. Gemini, Libra, Aquarius. You have Queen of Wands, a fire sign. And the Hierophant. Maaring kayo mag-asawa, magka-relasyon. This Six of Pentacles, maaaring hindi mo alam kung kailan ibabalik sa'yo yung pagmamahal na inilaan mo sa relationship mo. Kailan ka aasa na magbibigay siya ng effort sa relationship mo. Parang puro ikaw. Puro ikaw ang giver. Puro ikaw yung naglalaan ng effort, attention, panahon sa relasyon mo. And you're trying to move on from that energy. Kasi, hindi mo na kaya. Pagod ka na. Pagod ka na maging giver. Pagod ka na puro ikaw na lang. Parang feeling mo, hindi ka mahal ang person mo. Parang feeling mo, ikaw lang ang nagmamahal sa relationship mo. Tignan natin ang iyong recent energy. Water sign, give me your recent energy with the Lovers, Knight of Swords, and Seven of Pentacles. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, give me your recent energy.
Okay. You have Four of Swords, an air sign, and King of Wands, a fire sign, di ba? Self-contemplation. Pinagnilay-nilayan. Ano bang nangyayari sa relationship nyo? Bakit may stuck? Bakit stagnant? Bakit walang nangyayaring union? Bakit walang nangyayaring next level sa relationship nyo? May problema ba? Is there something wrong? Kulang pa ba? Hindi pa ba sapat yung binigay kong attention? Yung pagmamahal? May pagkukulang ba ako? There's something na parang nagda-doubt sa relationship. And you're trying to process, you're trying to recognize ano yung mali, ano yung dahilan. Bakit parang hindi balanse yung relasyon? Bakit parang puro ako na lang ang laging nagtitake ng action, nagbibigay ng effort, at nag-aantay para magkaroon ng next level or next phase ang relationship na ito? You have the Queen of Wands and King of Wands. Pareho kayong passionate about. Maaaring magkaiba nga lang ng dahilan. Pareho kayong nag-i-ignite yung passion, very motivated, pero maaaring iba ang pinaglalaanan ng isa. Kung ikaw, water sign, motivated ka sa relationship nyo, maaaring ang person mo motivated sa trabaho niya, sa career niya. Doon siya nakafocus. Kaya parang feeling mo, nawawalan siya ng panahon sa'yo. Nawawalan siya ng time or moment sa inyong relationship. Hindi siya nakafocus sa relationship nyo. Alamin natin ang iyong in the near future, Knight of Wands. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano ang energy ng Knight of Wands in your life? Water sign. Give me your energy for Knight of Wands. Give me your energy for Knight of Wands. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, you have the Emperor, a strong Aries. Far sign, in the near future, you will take in charge. Pagod ka na, sawa ka ng umasa. Ngayon, ikaw ang magte-take control sa relationship nyo. Kung ano yung gusto mong mangyari, yun ang gagawin mo. Kung magbabalik kayo, magkakaroon kayo ng second chance sa isa't isa, kung anong nais mo, yun ang desisyon na gagawin mo. You will take in charge sa relationship nyo. Kung ito ay bagong relationship, parang mas magiging wiser ka na sa relationship mo. Hindi ka na basta-basta mag-give in hanggat hindi magbibigay ng effort or panahon yung person mo. So, parang mayroon ka natutunan from the past. May na-realize ka na dapat mong gawin na pagkakamali mo sa nakaraan na dapat iwasan. Mas naging wiser ka na ngayon. Mas magiging wiser ka pa. Tignan natin. Angel Guide, give me some guidance, advice, message for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Angel Guide, give me some guidance for Water Sign. Angel Guide, give me some advice, message for Water Sign. Okay. Abundance. There's abundance. Diba? May magandang nag-aantay sa'yo. Communicate clearly. Pag-usapan nyo. Kung meron kayong mga problema sa relationship, may mga pagkukulang, may hindi napupunan, pag-usapan nyo. Wala namang hindi naayos sa mabuting usapan. If you communicate clearly, magkakaroon ng harmonious relationship. And it's a yes. Kung ano man yang agam-aga mo or tanong mo sa sarili mo, it's a yes. It's a positive yes for you. Alamin natin ang may bibigay na guidance from Oracle Guide. Message, advice for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Angel Oracle Guide, give me some message, advice for Water Sign. Oracle Guide, give me some message, advice for Water Sign. Oracle Guide, okay. Work through your fears. Water Sign, diba? Yung mga pinagdadaanan mo ngayon, work through your fears. Let it go, pagdaanan mo. You have
to endure. Kailangan makayanan mong ma-overcome yung sitwasyon na pinagdadaanan mo. Nothing is yet set in stone. Wala pang final sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Maaari pa rin yung magbago, depende sa desisyon or sa action na gagawin mo. And tandaan, water sign, you are good enough. You deserve someone better na deserve mo din. Diba? Na deserve ka at deserve mo. Tandaan mo, you are good enough, huwag kang mag-doubt sa sarili mo. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.